Minsan mga kaminang, meron akong pinuntahan na kaibigan. Tapos pinatikim nila sa akin yung humba nila. Ito daw ay lutong Batangas. At nagustuhan ko. Kaya syempre, tinanong ko na yung mga ingredients at kung paano ito lutuin. At kung gusto mong malaman yung isang ingredient na hinahalo nila dito, samahan mo akong magluto. Welcome to Minang's Kitchen. So, this is my version nung humba nila. Dito sa isang bowl, ilagay natin yung tahure. Ito nga pala, mabibili nyo yan sa palengke. Masasabihin nyo sa kanila, tahure. Fermented tofu to or tokwa. Pagkatapos, dudurug-durugin natin yan. Pwede nyo gamitan yan ng kamay para mas mabilis nyo madurog. And then, pagsasama-samahin natin yung toyo, suka, at yung isang ingredient na sinasabi ko. At ito yung inilalagay nila sa luto nila na humba, gin. Konti lang na may ilalagay natin. Kapag naluto naman yan, may iwan na lang yung flavor. Tapos maglalagay tayo ng asukal. Hahaluin natin yan hanggang makombine natin. After nyan, proceed na tayo sa susunod natin gagawin. So, dediretso na tayo sa kawali natin pero nakapatay pa yung apoy ng kalan. Ilalagay natin yung kalahati na hiniwa nating sibuyas at bawang dito sa pinakailalim. Pagkatapos, isusunod na natin ilagay itong ating baboy. Ito nga palang binili ko dito ay yung parte ng ulo ng baboy. Pero pwede naman kayo gumamit dyan ng pata or ng liempo. Tapos, ilagay na natin yung natitira pa nating sibuyas at saka bawang. Ihalo na din natin yung ating pamintang buo at yung dahon ng laurel. So pagka natapos na tayo magsalansan, ibubuhos na natin dyan ngayon yung ginawa nating seasonings na merong tahure. Pero bago tayo mag-proceed, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. Ayan, pwede na natin buksan yung ating kalan. Ilagay muna natin to sa pinakamalakas na apoy. Tapos, aantayin natin yung kumulo. Huwag nyo muna yan tatakpan. Hindi din natin yan pwedeng haluin. Basta hahayaan lang natin yung kumulo ng 6 to 8 minutes. So, kapag napakulo na natin yan, at saka natin ilalagay yung takip, at ibababa natin yung apoy sa medium-low flame. Tapos nyan, idediretso lang natin yung pagpapakulo hanggang 40 to 50 minutes. So kapag na-reach na natin yung oras, haluin natin yan ng isang beses para pumantay yung kulay at saka yung luto dito sa ating baboy. Kung sa tingin ninyo at this point, kung kulang na sa liquid sa pagpapakulo, pwede na kayong magdagdag ng tubig. Pero kung hindi pa, idediretso lang natin yung pagsisimmer dito sa ating niluluto. Bali yung mangyayari dito, palalambutin lang natin to ng husto for 1.5 to 2 hours sa mahinang apoy nang hindi hahaluin. Kung kulang tayo sa liquid, magdagdag hanggang sa lumambot na itong ating karne. At ayan na mga kaminang, tapos na itong ating niluluto na humba na Batangas style. Serve na natin ito kasama ng mainit natin na kanin. Sana mga kaminang nagustuhan nyo itong ating niluto at na-share ko na recipe para sa inyo. Pasubukan nyo sana na mailuto ito para matikman din ang pamilya ninyo. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, comment kung ano masasabi mo dito sa ating recipe at i-share itong ating video. Okay, kain na!